DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas, ang oras, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang damdamin. Bayan Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdamin. Bayan, kasama sina Lakay, Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine, Api, DZRH Damdamin. Bayan. Damdamin. Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan ngayong August 27, 2024. Ilang araw na lang pala? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 days to go. Yeah, bare months na. Ayan. Kaya naman po, kumusta po kayo ngayong araw ng Tuesday? Ang daming nata-traffic ngayon at isa po ako doon. Ako, balikan na, balik normal na ang ating mga kababayan. At dito po sa may area ng Buendia, nako, napaka-traffic. Kaya naman po sa ating mga motorista, ingat-ingat po tayo. At doon naman po sa mga bumabiyahe at sa mga naiipit ngayon sa traffic, eh wala po tayong magagawa, back to normal na. Eh pero feeling ko yung iba, meron pa silang mga hangover ano, dahil long weekend, gayon din po yung ating mga estudyante. So hindi na po tayo magtataka kung ang aga-aga kanina, ang aga pa lang mga around 7, matindi na po yung traffic na nararanasan dito sa area ng may simula dito sa kahabaan ng Makati hanggang sa Buendia, pa to area ng Pasay, sobrang traffic. Napakarami po lalo na po dyan sa may mga bus terminals dyan. Sobrang traffic po dyan. Kaya po, nababanggit ko ang traffic, sila kay ay naiipit sa traffic. Ayan, na traffic sila kay. Minus Lakay Deo muna. Pansamantala, mamaya makakasama natin. Hahabol sila kay Mayor Deo Makalma. Alam nyo naman yan sila kay. Hindi yan ano, hindi yan papayag na hindi papasok dahil like kahapon nga holiday nandito siya. Eh ngayon pa kaya. Pero bago po sa atin pang mga puntahan natin maya-maya si Jun Sutera, no? Pero tayo po ay live na napapanood ngayon sa ating Facebook page sa DZRH News. Sa atin pong YouTube channel, DZRH News Television, and gayon din po sa mga cable channels nationwide po yan. At sa inyo pong mga radyo via DZRH 666 kHz. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Napakaraming balita, mga tinututukan natin ngayong, nung nakaraang week pa, itong kay Alice Guo, itong kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero may good news tayo, ano, dahil ngayong araw, sabi ko nga kanina, first time ko magpagas ng nasa sa 58 pesos yung kada litro ng presyo ng gasolina. At kahit papano, malaking bagay na po yung bawas presyo ngayong araw. Kaya naman, magpa-full tank na kayo, isagad nyo na yan. O, baka kasi bawian tayo next week. Hindi, charot lang. At aside po sa ating rollback na good news sa ating mga motorista, eto na nga po, puntahan muna natin dahil mukhang kanina pa siya. Kanina pa siya nandito. Mukhang ano na si Jun Suter, inip na ba si Jun Suter? Puntahan muna natin ang balita ngayon sa Davao. Alamin natin ang update diyan. Kumusta na ang sitwasyon diyan sa may labas ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City? Kumusta na ang mga taga-suporta ni Pastor Kibuloy? At ano na ba ang aksyon na ginawa ng pamunuan ng Philippine National Police diyan sa Davao para ma-dispose o bumalik ulit yata, ano na ba yung kanilang sitwasyon dyan ngayon? Jun Suter, para sa update ng Action Radio Davao. Jun? Yes, magandang umaga sa iyo, Sister Elda. Ang sitwasyon nga dito sa may labas ng KOJC compound, nandito pa rin ang mga member ng KOJC
na wala nang human barricade na mga member ng COGC sa tapat ng Jose Maria Calles part ng COGC compound. Ngunit kahit wala nang human barricade, hindi pa rin napasabog ang daan dahil nagbarikada pa rin ang mga CDM o Civilian Disbursement Management ng mga kapulisan, kaya wala pa rin manakadaan na mga sasakyan. Ang pwede lang dumaan ay ang mga tao. Nakikita ko ngayon na nandito pa rin ang presensya ng mga member ng COGC sa nasa paligid lang, kaya alito pa rin ang ating kapulisan na posibing, anong posibing balak ng mga COGC member. Kung matatandaan kagabi, inuyog ng ang sasakyan ng TTV News at Newsline na mga member ng COGC may nabato ng mineral bottle at sa iba naman kinupok ang salamin ng sasakyan, habang itinatanggi naman ng COGC na membro nila ang langharas sa mga media. Tinawag din ng bayaran ang mga Davao media. Kaya sa ngayon, ang mga media is hindi na dumalapit muna sa mga membro ng COGC dahil mainit pa ang sitwasyon kagabi. Ngunit kayo, kalmado naman, Sister L. Sinubukan natin talagin ang mga kapulisan, yung team leader ng pulis, kung bakit nakabarikada pa rin ang ating kapulisan kahit wala ng human barricade ng COGC. Walang sumasagot dahil hindi sila authorized na magsalita, dahil kahit ang spokesperson ng PO-11 na si Police Major Catherine Dilaray ayaw na magbigay ng pahayag dahil nasa crime na ang spokesperson na si Colonel Pajaro na ang authorized na magsalita rito sa sitwasyon sa update dito sa itong sitwasyon sa may compound ng COGC, Sister L. Pero may nakausap tayong pulis na kailangan natin dahil na mabigay ng pangalan, na kaya nakabarikada pa rin ating kapulisan dahil ayaw na magkumpiyansa dahil nasa paligid nga lang ang mga membro ng COGC, Sister L. June, kumusta ang update dun sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy? Sa ngayon, patuloy pa rin itong paghahanap nila dahil nga hindi namin nakikita sa labas ng compound si PRO-11 Director General Torre. Siya ang nahumuna doon sa loob. Pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang paghahanap, Sister L. So hindi pa natutukoy kung saan mismong area sa loob ng compound? May natutukoy na. Ang nahanap lang na yung pintuan, kung saan ang pintuan ng sinasabi ng tunnel. Hindi pa rin mahanap hanggang ngayon ng entrance. Kaya itong mga membro ng COGC, na intindihan rin natin na siyempre sa ilang apat na araw na hindi din normal lang ilang yung galaw na sa loob ng compound ng COGC. Huli na lang pala, June, kumusta na yung kasi may mga hinarang sila diyan, 'di ba, natanggal na kagabi yung ibinalagbag nila diyan ng mga sasakyan. As of now, okay na ba yung flow ng traffic? Maayos na ba nakakadaan yung mga kababayan natin diyan sa area ng Kingdom of Jesus Christ papuntang Davao Airport? Airport. Sa ngayon, wala na yung mga sasakyan, mga dalawang heavy equipment nga train, wala na talaga harang, yung nakabarikada lang ngayon ang yung kapulisan natin. Yung mga tao pa lang makakadaan, pero mamaya-maya kung ito siguro, baka i-open na yung kabilang lane para sa mga sasakyan na, dahil wala naman talaga nagbarikada rito ng mga member ng COGC. June, sandali ha, si Deo. Yeah. Ayan, sabi mo nakita mo na yung pintuan nung basement, but hindi pa ito mapasok. Hindi pa nga nakikita yung Kala ko nakita na yung pintuan. Wala pa rin. Asa kayo yung entrance doon? Hindi pa kasi lumalabas yan, no? Hindi pa naman nakita si Police Director General Torre, kasi siya lang ang pwedeng magsalita rito ngayon, kasi yung spokesperson nila na si Major Catherine Villari ay na magbigay ng pahayag dahil si Colonel Pajardo na daw ang authorized na magsalita. Pero sa tingin mo, June, anong sabi ng mga otoridad, sa lalong madaling panahon ba hindi na tatagal maaaring mahuli na si Pastor Kibuloy? Yun ang sinasabi daw na hanggat sa mas madali daw mas dapat mahuli na taga, dahil maraming apektado rito sa lugar, maliban sa King of Jesus Christ, yung school nila na Jose Maria Calles, hindi walang pasok ngayon online. Yung mga establishment rito, yung itong gasoline station, itong mga food chain dito na walang benta, kumbaga.
Yung mga supporters ni Pastor Kibuloy, dumadami ba o nababawasan na June na nagbabarikada diyan? Nababawasan na lakad yung ngayon, konti lang siya rito sa ano sa paligid, wala nang ano talaga na ano, marami, pero ay pa rin magkumpiyansa ng kapulisan. Okay, maraming salamat at June Suter. Yes, mula dito sa Davao, ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Filipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat, June Suter, mula sa Action Radio Davao. So yan po mga habigan, ha? Hintay natin kung mahuli nga ba ang pastor. Andiyan pa ba o baka naman eh, wala na siya dyan. Raindrops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for. Good morning, Sister L, Lady in Black. Good morning, Lakay. At good morning ulit. At ikaw ay naka-jacket. Lamig na lamig, Lakay. Ulan ng basa, umaambon-ambon. Sinalubong yung ating balik-eskwela at yung back to work. Abay, back to work, back to school. Kaya super traffic, umulan pa, umaambon. Naku, maganda umaga sa mga naha-traffic sa kahabaan ng iskwela. Skyway, nako talaga, ha? Mula Alabang na yata hanggang dito sa may Makati, ha? Super traffic. Samantala, mga habigan, marami tayong mga isyo ngayong araw ng Lunes. Ay, Martes ay, pala. Tuesday na ngayon, Lakay, kasi kahapon ay ang holiday. Kala ko Lunes, eh, ha? Ganun talaga. Mm-hmm. Eh, tayo wala naman tayong holiday. Ayan. Good morning, Mr. President. Good morning, Apo Lucas, Little President Bersamin. Abay, marami tayong issue at ganap ngayon, Sister L. Pero habang nanawagan ang ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kasama si Attorney Harry Roque. Napanood mo ba yung viral video? Ah, ganun ba? Hindi ko pa nakita. Ang nangyayari daw ngayon ay hindi na ito ay away sa pagitan ng Duterte at Marcos. Mm-hmm. Ito daw ay ano, gulo na sa kasamaan at ng kabutihan. Eh ano, magsalita ang Attorney Harry Roque, ha? Pero mabigat yung kanilang panawagan na mag-resign. Mag-resign daw po ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Bansa. At si Attorney Harry Roque ay nanawagan din na mag-EDSA na. ang Manila Police District, ha? Eh mukhang nagbabalak mag-file ng kasong inciting to sedition laban dito kay Attorney Harry Roque na sumama sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa may Plaza Miranda hanggang Loton na kahapon. Pero sa kabila po ng mga ganyang panawagan, aba! Tumataas naman ang trust at performance rating ng Pangulong Marcos batay sa resulta ng survey ng Okta Research. Naku ha, second gentleman attorney Mans. Abay, bumababa din daw po naman ang rating ng Vice Presidente Inday Sara Duterte Carpio. Eh sabi ni na Dr. Guido, ay Dr. Guido ha? Dr. Guido David, ang sabi ng kanilang resulta ng kanilang survey, abay sumipa daw sa 71%, ha? Ang trust rating ng Pangulong Marcos mula sa dating 69% noong unang quarter ng taon. Naku, dati-dati matas ang Vice Presidente, mas matas kaysa Pangulo, ha? Parang medyo nabaliktad ngayon lang. Oo, baliktad naman ngayon, ha? Ang Vice Presidente ay bumaba naman ng 65% ang kanyang trust and performance ratings. Mas mababa sa 68% noong first quarter ng taon. Anyway, talagang ganyan, eh parang buhay lang yan, Sister L, ha? Ayan, parang gulong lang yan, ha? Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Minsan nasa gulong, nasa sasakyan, minsan nasa bubungan ng bahay.
Alam mo, kapatid natin, mga nasa depressed areas. Oo, wala kayo. Ano po yan, ipampabigat po yan sa yero. Ay, sinabi mo. Parang hita kayo ng hangin. Abay, ang masugid na taga-suporta ng dating Pangulong Digong at KOJ. KOJC, abay, ang Senator Bato de la Rosa, ha? Ayan. Ang Senator Bato, pinapalambot ang Pastor Apollo Quiboloy. Ayan. Abay, sabi siguro ni Senator Bato, maging pusong mamunka, Pastor Quiboloy, sumuka na kamo. Ayan. Metrocom Inidong. Ayan. Dahil kawawa ang mga taga-supporters na ibinabala sa kanyo. Ibinabala sa kanyo. Abay, sila po ang nagsasakripisyo na mukhang yung iba, ha? Yung diehard, abay, gustong magpakamatay yata kay Pastor Quiboloy. Ngayon yung mahabigan dito sa Senado, abay, abala mamaya, ha? Andyan ang mayoral sister. Si Sheila Guo. At si Cassandra naman ay hawak ng kamera. Ayan. At sila ay imbitado sa pagdinig mamaya, Lakay. Abay, mukhang mas maraming ganap sa Kongreso ngayon na Sister L. Mm-hmm. Dahil bukod sa investigasyon ng HRI, House of Representatives Investigation Bureau, ayan. Hindi Lakay, nalito na ako sa'yo. Pala. Nalito ako. Bureau of Human Rights, House of Representatives pala. Uh-huh. At ang Senate Bureau of Investigation, mas maraming ganap sa Kongreso ngayon dahil good morning, Apo Congressman Romeo Acop, ha? Congressman Asa Barbers at Congressman Dana Fernandez. Abay, dalo ang hearing dyan bukod kay Cassandra Ong. Abay, ngayon din ang hearing ng budget ng Office of the Vice President. Yes, Lakay. Mm-hmm. Ang Lakay, attend kaya si Vice President yan, Sara Duterte? Ang tanong dyan, ayan, ha? So yan po yung ating mga susubaybayan ngayon. Ngayong araw ng Martes. At siyempre isa pa, Sister L, ha? Abay, dumadami niya ito yung kaso ng Mpox. So... Monkeypox, ilan na ba, ha? Abay, mamaya, ha? Kahapon alamin natin may yan. Additional na 2. Ayan. Oo, total of, ilan na ba ang Mpox sa cases dose natin? 12 yata, Lakay, kung hindi ako nagkakamali. Pero mula pa noong, matagal na, Lakay. 5 years ago. Matagal na. So parang 12. Pero sa ngayon, 2 po ang naitalang kaso ng monkeypox additional, or Mpox. Additional na 2, Lakay. So simula nung na-detect siya ngayong taon, parang 3 na. Yan? Ay na, yung bagong Lakay, may variant din kasi yan eh. Yung clade 2 na tinatawag. Ito yung mas mild daw na Mpox. Abangan natin yan. Sabagay, pero wag pong masyadong mag-alala. Ayan. Wag lang pupunta sa mga sauna bath spa na may happy ending. Pero ano pa rin, maging vigilant. Mag-ingat pa rin po tayo. Ay, good morning, BIR Commissioner Apo Romeo Lumagi Jr. Abay, natutuwa ang mga atleta natin at siyempre ang gold medalist natin si Carlos Yulo dahil tax-free ang kanilang premyo. Ayan. Buti naman yung nagsalita na kagad Commissioner Jun Lumagi, sir. Ha? Baka mami, may magmagaling ba dyan bawasan ng tax? O basta tax-free yan. Tax-free yan. Wala pong tax yan. Babalikan po natin ang mga isyu niyan, mga kuya. Stand by, let Narciso mula sa Malacanang. Ano ba ang, Mr. President, ha? Siguro para lalo pang tumaas ang inyong performance at trust ratings. Siguro pahinggan nyo ang panawagan ng 6, Sister L. 6, hindi 7. Ayan. Alyansa ng mga nagkakaisang mamamayan. Yung mga nilons nung last week dyan sa Club Filipino na kinabibilang ng mga professionals, retired generals, ayan, religious leaders. Abay, sila ay nanawagan sa administrasyon na Pangulong Marcos, sir, ha? Abay, umaksyon po kay Mr. President laban sa issue ng graft and corruption. Oo.
tax free parang free for all na ang graft and corruption na Mr. Price, kasi siguro po ito ay dapat niyong aksyonan na. At siyempre ang issue ng political dynasty nako. Parang tang. Paano? Lakay ni mo ma, parang panahon pa ni Kopong Kopong. Nakamatayan ni Senator Miriam Defensor Santiago yan, andiyan pa rin ha. Naipasa na ang bawal ng political dynasty pero walang IRR. At ang issue pa ay ang electoral reforms. Coming. Standby, Leta Narciso mula sa Malacanang. Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Martes? Standby, Raymond dyan sa Senado. Anya na ba si Sheila Gu? At standby, manang Milk Rigunan mula sa Kamara. Abay, nandyan na ba si, sabay si Cassandra ang dinala na yata kahapon ng NDI. Nandun din na kay, nasa detention na din ng Kamara. Nag-overnight sa Kongreso? Yes, ayan. At si ano naman, dito naman sa Senado. Si, Sheila Guo. At ang tanong pa rito ay darating ba ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa pagdinig ng budget ng Office of the Vice President? Coming. Sa judiciary, walang problema eh, di ba, CJ? Oras, good morning, Chief Justice Alexander Jasmundo. Oras, ganap na alas 8:30. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Australia. Oras, Sister L. Si kausap mo. Oras, Secretary Dong Mendoza. Noble sir, 8:37. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Ay, good morning, Kuyang Juna Samaniego, ha? Pat sa Arbas, General Faji Pajardo, ha? Ayan. At Berusipula Pakanan. Abay, iba rin mag-anggulo ng istorya itong mga tabloid natin, Kuyang Noble Rene Casibang, ha? Abay, ang sabi ng tabloid na Filipino Star ngayon eh, heartbeat ni Apollo Kibuloy nadetek na sa underground bunker ng Kingdom of Jesus Christ, ha? Eh lakay, paano sabi, tayo nakakasiguro na yung heartbeat na yun ay kay Pastor Kibuloy yun? Sabi ni Noble Rene Casibang, Kuyang, sabi niya, lakay, ha? Abay, baka ang heartbeat na nadidek ay dyan sa Quezon Avenue. Ay, good morning mga brethren. Ha? Abay, good morning Colonel Hansel Marantan. Ilang araw na lang, Colonel, ha? Yan, General Torre, ha? Yan, sana mahanap na yung entrance. Ayan, araw na lang ba o oras na lang, ha? Eh, no, madidek yun na Apo Colonel Hansel Marantan, eh, kalyen yun, Juan. Kalyen yun, ayan. Ano yung kalyen? Hukayin na lang. Eh, di ba sabi ko sa'yo lang, kayo baka mamaya pagkahinukay kasi. Hindi. Eh, yung mga magaling dyan, di ba yung mga nagre-rescue, yung mga nanabuhay ng landslide, sa bagay, hindi diba? Naman nila tinatamaan. Ayan, mga magagaling sa ganyan. Sila. Expert. Oo. Sa bagay, kung ikaw ba naman nandun sa ilalim, eh, hindi ka ba iilag kapag ka may lumulusot na equipment? Anyway, alamin nga natin ang mga reports sa Sister L. Ano ang lakad ngayon? Ano ang schedule ng Pangulong Bongbong Marcos, ha? Abay, siguro ang Pangulong Bong sa kabila ng mga upak sa kanya ngayon, ha? Panawagang mag-resign ay abot tenga pa rin ang ngiti, Miss Let, ha? Eh, mataas yung kanyang trust and performance ratings. Batay sa resulta ng survey ng Octa Research ni na Dr. Guido David. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos may apat na magkakasunod na aktibidad ngayong araw. Aba, ikaw ba manong Perlito Coloma, eh, nung bang nasa Malacanang kayo, eh, madalas din mo kayo sa heartbeat. Hindi talaga ako makarelate dyan. Isa-search ko nga yun. Malalaman mo rin yung heartbeat. Parang pitik lang ng, ano mo yan, ha? Parang pulso lang ng puso mo yan. Saan nga lugar isa sabi mo, Lakay? Quezon Avenue, ayan. Alam ni na Mr. Jolly Ting yan, ayan. Ah, ito pala yung... Oo, nakita mo na. Google image. Ah,
KTV. Oo, sabi ko sa inyo. Kaya pala tawa-tawa kakahapon, hindi ako makarelate eh, nakakaloka. Akala mo yata, clinic yan, hospital eh, heartbeat. Akala ko lang, panganakan. Akala ko lang yung literal na heartbeat eh. Medyo slow ko lang. Eh, alam ni Val Gonzalez sa kanil, ano yung Boy Gonzalez. Hindi kasi yan. Ako taga-QC lang kayo, pero kung taga-QC siguro ako, alam ko. Ano naman kasi alam mo lang, Pegasus eh yan. Kasi doon ako na-hold up sa area na yun eh. Ah, na-hold up ka sa Pegasus? Oo, oh, malapit doon lang kayo. Kasi nung college ako, nag-ano kami, photo walk na tinatawag. Kasi nag-ano ako eh. Nag-gawa ka ng documentary sa Pegasus? Hindi naman lakay. Ano? Napadaan din sa area kasi nagpo-photo walk. Kapag ikaw ay nag-aaral ng photography. So may mga ganong activity, photo walk tawag. Tapos, Doon. Na-hold up ka doon. Sa pagsakay ng SUV. Ola. Ayan, oo. Ayan ang sinasabi. Ingat-ingat eh, ha? Ayan. Sa may tapat ng Pegasus o tapat ng St. Peter Memorial Chapel? Sa una naman na konti, Lakay. Pero within the vicinity. Ah, sige. Sa Malacanang tayo. Sa Malacanang tayo from Pegasus. Alamin natin, schedule ng Pangulong Marcos ngayon at... ano ba ang aksyon? Ano ba ang marching order doon sa Kingdom of Jesus Christ? Ha? Abay, may patutsada ang ano ha? Ang vice presidente sa dating BFF, ang Pangulong Marcos. Aris number 14, let na Narciso mula sa Malacanang. Miss Let, please come in. Let. Lakay, Sister L, puno ang schedule ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa Malacanang. Una ay pangungunahan nito ang panunumpa ng bagong officers ng Malacanang Press Corps kung saan muling nahalal si Ms. Chona Yu ng People's Journal. Kasabay ding manunumpa ng MPC ang bagong set of officers ng National Press Club, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, Presidential Photojournalist Association at Malacanang Cameraman Association. Pagkatapos nito ay dadalo ang Pangulo sa presentasyon ng commemorative coins kaugnay ng 75th anibersaryo ng Central Banking sa Pilipinas. Sunod namang makakaharap ni Pangulong Marcos, si Admiral Samuel Paparo Jr., Commander ng U.S. Indo-Pacific Command na nakatakdang mag-courtesy call sa Presidente. Bibisita rin sa Palasyo ang Deputy Prime Minister ng Cambodia na si Sok Shenda Sofia. Wala pa namang abiso ang Presidential Communications Office kung anong schedule ni PDDM ngayong umaga. Naghihintay rin tayo Lakay ng reaksyon ng Presidente ng pinakabagong survey ng Opta Research kung saan tumaas ang kanyang rating. Lakay? Yan, Ms. Let, sabi mo may schedule ng Pangulo sa mga taga-KBP at National Press Club. Off-taking ba ito sa Malacanang? Oo, Lakay. Mamayang hapon yan. Magkakasabay. Oo, sabay na ang mga office ng Press Club at saka KBP. Lakay. Paano yan eh? Di pa nagpapamilyan si Birthday Boy, ha? President Roberto Nicknow Jr. Ayan, ang ating panguli sa Manila Broadcasting Company, ha? Baka makalimutan yung merienda, ha? Oh, si R.O. Birthday niya kasi kahapon. Happy birthday, bossing. Mr. Jun Nick. Happy birthday, sir. Ayan. Baka isabay na ni Sir Jun mamaya. Pagkatapos sa Malacanang. Practice ngayon ng KB. Chairman ba siya kaya president? Ayan. Siya tang chairman ngayon. Chairman na kay chairman. Chairman ngayon. Ngayong 2024. Okay, so abangan natin. Eh, siya ba ang presidente ng National Press Club ngayon? Takal tayo din na saan nagagawin dyan. Oo nga. Anyway, sige, abangan na lang natin. Okay. Mm-hmm. So, yun lang. So, hindi lalabas ang Pangulo. Malacanang lang. Malacanang palang Lakay ngayong araw. Mhm. Ayan. So abangan mo yung reaction, ha? Ano ang update dun sa Kingdom of Jesus Christ? Oo, Lakay, kasi di ba kahapon ay ang nagpa-interview bagamat may silam yung sagot ay itong si Executive Secretary. Pero no comment siya dun sa statement ni VP Sara. Anong sabi niya? The law must take its course. Ayan. Kailangan ni dumaan sa EDSA yan. Ayan. Akala ko, the law is hard but it is the law. Ayan. Anong sabi na? Duralex, sedlex. Mga ganyan mga Latin words dyan eh. Anyway, Ms. Ren, so kumusta ang panahon dyan sa Malacanang? Umuulan ba dyan? Makulimlim Lakay.
hindi naman na umuulan, pero kanina, basa yung kalsada. Okay, sige. Di ba mag-imit ang Pangulong Marcos na ano? Nang dinner din sa How How Restaurant ba yun? Yung controversial na ano? Maraming pictures na. Nagpa-picture lang naman daw sa kanila. Mm-hmm. Ayun din na mahirap sa mga public figures, ano, mga sikat din, ha? Di ba nasabit din dyan si Senator, uy, happy birthday, Senator Delilah De Lima, ha? Kailan ba yung birthday niya, Lakay? Birthday niya ngayon, Senator. Ngayon mismo? Yes, Senator Delilah De Lima. Di ba naalala mo, may nakipag-picture din sa kanya dun sa may, sa Baguio, ha? Yung Kabayuhan ba dun? Tapos parang nagamit din yata yung picture niya na yun. Nagamit din against kay De Lima, ayan, ha? So, mahirap din pagka ganyan. No? Mahirap pala, Lakay, kapag mga may mga nagpapicture sa'yo. Tapos pwede kang magamit sa... Hindi, tsaka... Pwedeng tumanggi. Hindi, tsaka, alam mo, eto't ugali natin mga Pilipino yan eh. Sa bagay, siguro marami, ha? Eh, pagka nakita ng sikat eh... Papapicture. Papicture, kaya selfie. Ayan. Yung iba dyan, gumalik, oh, malapit ako dyan. Konting-konting yabang. Lalo mga iba dyan, yung mga lalo mga negosyan rin minsan. Oh, malakit ako sa presidente, ha? Kita may picture kami, ha? Ay, yung iba pa dyan, pinapalikahan pa yan, eh. Ayan, dinidisplay sa opisina yan. Ganun ba? Parang feeling close, mga ganun ba? Yung iba naman kasi, parang umahangal. Ayan, iba-ibang ano. Pero, syempre, ibang naman yung makita mo yung opisyal. Di mo totoo. Nakita ng madalas, mga artista, mga ganyan. Pero wag Sister naman L, wag naman sana nagagamit sa hindi maganda. Yun diba? Lang. Anyway, minsan mahirap talaga yung mga ganyang sitwasyon. Anyway, maraming salamat, Miss Lenta. Good morning, balik sa inyo, Lakay at Sister L. Maraming salamat, Miss Lenta. Good morning, Malacanang. Lakay, may message si Miss Ellen Fulido. Hi, Ma'am Ellen. Ang sabi niya, Lakay, sa Thursday pa ang pa-lunch blowout ni RSM. Tagal naman. For now, ikaw daw muna, Lakay, mag-blowout. Sige, umorder na kay ano kay Dulce. Ayan. Dulce Amor. Dulce Amor. Si Ate Dulce po ang aming binibilan ng pagkain dito. Nawala na yung ating Sofitel. Nag-close na kasi yung Sofitel. UMT. Araw-araw po nagpapa-Sofitel sila, Kai. Hindi po siya nakarmat. Sofitel UMT under the mango tree. Ayan. Ang presidente, Lakay, ng National Press Club ngayon ay si Lionel Abasola. Ayan. Naalala ko na nakasama ko din sila sa Bicol nung nakaraan, Lakay. Ano pangalan? Lionel Abasola. Anong diaryo siya? Anong news agency? Alam ko na sa ano to, Lakay, eh. Aha, saan? Galing siya na... Ang Vice President ba si Benny Antiporda? Yan, tama ba? Oo, yan. Yeah. Tama ba malo si Benny Antiporda? Tama, di ba? Akala ko General Manager ng National Irrigation Administration. Hindi na siya, Lakay. At taga ano pala, sabi ni Florante Rosales, taga Balita at PNA, si Lionel Abasola. Philippine News Agency at saka Balita. Anyway, yan, sa lahat ng mga officers ng National Press Club at kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, congratulations, mga kapatid. Mula sa Malacañang, dumakot sa camera, Miss Let. I miss Miss Let tuloy. Sister L. Ayan, puntahan natin, Lakay, ang update sa camera. Wala akong cue sheet, Lakay, nandyan sa'yo. Kala ko nandyan na sa'yo. Hindi mo sa akin inabuti. Mga leader ng iba't ibang political party, suportado ang paghahanap ng PNP sa wanted na si Pastor Apollo Quiboloy. Talaga, ha? Di ba pwede ipadala doon yung mga ano? Taga NDRRMC. Kasi sila yung mga nagre-rescue na kaya. May mga detector na ganyan. Anong tawag doon? Human detector hindi something. Hindi ko alam yung term nila doon, Lakay. Pero may mga equipment tayo dyan, lalo na kapag may mga landslide, Lakay, di ba? Kaya nga. Natatabunan. At saka may mga canine pa dyan. May mga aso na malakas umang amoy. Aris number 12, mula sa camera, Milky Rigonal, please kami. Milky.
Lakayet Sister L nagsama-sama ang mga leader ng iba't ibang political party sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas para suportahan ang Philippine National Police sa paghahanap sa wanted na si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ang alyansa ay binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos, Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalist Party at ang National Unity Party. Sila ay lumagda sa isang joint statement para ipahayag ang kanilang suporta sa PNP para magampanan ito ang legal na tungkulin. Inalabas ng alyansa ang pahayag sa gitna ng umiinit na tensyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City na pinasok ng mga pulis para maisilbi ang warrant of arrest laban kay Kibuloy. Si Kibuloy at kanyang mga kapwa akusado ay naharap sa kasong sexual abuse, child abuse at qualified human trafficking. Dumagdag din sa tensyon ang sigaw ng mga taga-suporta ng KOJC na magbitiw na sa kanyang pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Ang statement ay nilagdaan ng Special Assistant to the President, Secretary Antonio Ernesto Lagdaneo Jr., Executive Vice President ng PFP, House Speaker Manuel Martin Romualdez, Pangulo ng Lakas CMD, dating DILG Secretary Ronaldo Puno ang chairman ng NUP, dating Senate President Tito Soto, Pangulo ng NPC, at Misamis Oriental Representative Vicente Emano, National Director ng NP. Ako si Mildred Gunan, Milky, para sa DCR. Yes, okay. Ayan na, wala bang plano ang mga congressist na ibalik si Secretary tuloy, Attorney Harry Roque sa Kamara? Ayan na, nagsalita sa rally ng KOJC kahapon. Abay, di ko lang narinig yung eksaktong term na ginamit ni Attorney Harry Roque nung mag-rally sila dyan sa Mailoton. Ayan, makalma ka lang. Dahil ang sabi ni Congressman Benny Abante, ang chairman ng House Committee on Justice and Human Rights, yung kanyang statement ay malala daw at ito ay parang pagpatawag ng kaguluhan sa bansa. Yung parawagan niyang magbitiw sa tungkulin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung pinatawad nung una ng Quad Committee si Attorney Harry Roque at naikulong lamang ng 24 oras, baka sa pagharap niya sa Quad Committee naka-schedule bukas Lakaya at Sister L, yung Quad Committee, baka nako hindi itatatungin siya dito at na hindi pa palagpasin ng mga kongresista yung naturang panawagan dahil hindi naman daw magandang ehemplo yon na ipanawagan ang pagbibitiw sa tungkulin ng Pangulo. Kinakailangan na dumaan sa legal na proseso ang lahat kung ano man yung issue at kaso nung usapin na iniimbestigahan at isinasangkot si Attorney Harry Roque. Abay, Justice Sam, ayan, Justice Joe Lopez ng Supreme Court, hindi ba naman na part ito ng freedom of expression? Ayan, wala naman tayo sa martial law. Ayan. Wala na bang karapatan nga magpahayag din ng mga hinanaing? Ayan. Ito, ang statement ni Congressman Benny Abante Laca, yung term niya, trisonus. Trisonus. Trisonus, ang panawagan ni Attorney Harry Roque sa mga taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ na magbitiw na sa kanyang pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kala ko inciting to sedition. Treason na pala. Ayan, ito. Trisonus daw, ha? Ayan, trisonus. Ano bang sabi ni Boy Gonzales, ikaw nag-report kahapon. Ayan, ano ba ang sigaw ni Attorney Harry Roque, ha? Di ba ang sabi ay isulong ang revolusyon? Ayan, green revolution. Ayan. green revolution. Ayan, isama si First Lady, dating First Lady Imelda Marcos. Ayan, ganyan programa niya noon. Yan ay posisyon ni Congressman Harry Roque na isa lakay at Sister L sa buo sa apat na komite ng Quad Committee. Taas sa kanya daw, trisunus. Kasi nananawagan siya sa taong bayan for people power para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Wow, mabigat nga yan, mabigat. People power. Anyway, Manang Milky, paano mo hati ang katawan mo ngayon? Daladalo ang tututukan mo dyan. Hearing kay Cassandra Ong, tapos yung budget hearing ng Office of the Vice President. Oo nga, Lakay, siguro may oras naman yung OVP budget deliberation mamaya kang hapon.
So ongoing mamaya mga alas 3 siguro yung hearing din tungkol sa Pogo. So ano nang discovery ng lakay. Kailangan mo sa klolo para pa pumunta namin si Balgon Sales yan. Sa dami ng hearing lakay. Mm-hmm. Oh, sige, abangan natin ha. At excited ang mga ganap kayong araw ng Martes. Marami tayong tututukan. Ayan, back to school, back to work, back to investigation. Parang hindi nga naramdaman lakay kahapon at Sister L na holiday ba kahapon? Yun ang tanong. Hindi naman, Madam Milky, hindi natin ramdam. Dahil inihatid kahapon dito sa Kamara si Cassandra Leong at sa Senado naman ay naihatid din yung isa sa mga iimbestigahan din ng komite tungkol sa investigasyon naman ng Pogo. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Magandang umaga na kay Sister L. Ako si Milky Riguna na bulat para sa DCRH. Balik sa inyong dalawa. Maraming salamat, Manang Milky Riguna mula sa Kamara de Representantes. Standby, Edniel Parosa. Ano ang latest sa Kampo Aguinaldo, Edniel? Mula sa Coast Guard. Standby, Val Gonzales. At standby, Ninong Nambayan. Aba, nasaan ba Ninong Nambayan? Ay, shout lang muna natin, lakay. Si Sherwin, para sa ating Malakash promo ay nandyan ngayon sa may Lower Bikutan, Taguig City. May winner na ba tayo? Andyan na ba siya? Ah, okay. Siya na ba? Ha? May winner na daw, lakay eh. Ah, siya na raw. O baka mapanis yung regalo, baka mapanis ha? Yung mga yung pagkain. Yung pang narito ang ating Ninong Nambayan dyan sa Bikutan na Taguig sa ating Dizar Rates Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang Dizar Rates Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa Deezer H ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang days before Christmas, Sister L? 120 days. Wow! 120 days na lang, lakay. Na nga, Merry Christmas na. Sana'y bago mag-Christmas, magkasundo-sundo tayo lahat. Wala na away-away. Kasi mas masaya kapag ka love. Yeah. Kaya lang sabi ni Kuyang Ate ni Amir Vladimir Putin Pilaes Momo. Mangyayari ba yan na Kuyang, malapit ng eleksyon? Ayun. Ninong ng Bayan, na Sherwin Formula sa barangay Lower Bikutan na Taguig. Sherwin, Ninong, please come in. Yes, Lakay at Teaser L. Ito na ang ating winner sa ating Teaser H Mas Malakas promo ko sana. Tempohan natin yan. Malakas ang nagse-cellphone. Si Kuya, pangalan niyo po? Kuya, John Ali ng New Lower Bikutan. John Ali ng Lower John Bikutan. Ali. Kuya, palagi kayo nakatunin sa Teaser H? Yes po, lalong-lalo na po kay Idol Deo Makama. Aba! Aba naman. Bayan ng Teaser H. I love you, Kuya John Ali. Kompleto, ha? ikaw ang paborito-paborito to. Tricycle driver po kayo. Tricycle driver po. Aba! Kuya Deo, makalma. Ay, kuya. Driver, dahil tricycle driver na kaya at naka-tune in sa Deezer H sa kanyang cellphone. Eto, meron kang 1,000 pesos. 1,000 pesos? Boundary na agad si kuya. Magkano boundary mo sa tricycle, kuya? Oo. Kuya, kumusta ang kitaan natin ngayon sa tricycle? Maraming salamat. Ay, Jorge, makalma. After kung din. Tinatanong ko kung pakinggan yung excited. Magkano boundary mo, kuya, sa tricycle? Tricycle po, sa todo po kami, idol. Magkano boundary? Malit lang po, nasa 200 maigit lang po sa maghapon. Aba, talawa, kayang-kaya. Di pwede ka na umuwi, kuya. Pwede ka na umuwi, kuya. Oo, ayan. Po. Aba. Araw na, lakay, dahil may 1,000 na. Kumusta ang pasada, kuya, sa tricycle? Maraming salamat sa Pakwela promo ng DJ Ray. Aba, dahil... Pakwela tuloy. Malakas promo to. Sherwin.
para lalo masigla si Kuya, bigyan pa ng vitamins. Bigyan mo ng vitamins. Maligalig to, maligalig. Oh, maligalig, bigyan ng vitamins. Oh, meron kang vitamin E. At syempre, meron niya katero ng vitamin RC na mega. Yan ha. At syempre, meron pa kasama yung Deezer H t-shirt at grocery bag ng DDRE. At meron pang Deezer H. Ayun, maulan, sakto ang payong. Oh, may payong pa si Kuya. Ang galing naman, oh. Oh, ano ka naman sasama ko yung kayo lakay? Magandang umaga po, Adjo Lakay. Madam Sister L, maraming salamat sa ma-promo ng DDRE, ang pinakamalakas na radio station sa buong Pilipinas. Aba naman! Kuya, thank you. Ingat-ingat sa biyahe, ha? Sherwin, ha? Dahil ang mukhang maganda ang gising ni Kuya, ha? Ayan, Kuya John Ali, ha? Dagdaga mo pa na 1,000. Ayan, yeah, no, para no, lalong po, ganahan. Grabe. Natuwa sila kay sayo. Maraming salamat po, Jared! Hyper si Kuya. 1,000 pesos para sayo. Dahil, mukhang ganadong ganado ka ngayong umaga. Kising na kising ang iyong diwa. Dagdag na 1,000 pa. Opo, maraming salamat. 2,000 na po ang aking panalo sa umagang ito sa papromo ng DJRE. Ang kulit ni Kuya eh. Pinasas mong mundo. Si Kuya, dating rapper siguro to sa past life. Siguro dating barker si Kuya. Mga tao nandun na sila sa kalsada o naglalabasan. Sigaw nito. Dating barker. Kapitbahay na. Lakas ng boses. Pero congratulations Kuya at maraming salamat dahil sa'yo. Maraming salamat po DJ Red. Sa your day, makalma. Sister L ng DJ Red. Daming bayan. Thank you po. Love you Kuya. Ayan, chill chill lang. Ayan. Hello, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pag-ibig sa Deezer H at sa mga nais manalo ng 1,000 pesos tumutok lang sa Deezer H Mas Malakas from Arch No. 6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Santa Claus ng Bayan, Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. At congrats kay Kuya John Ali, tricycle driver na ganadong-ganadong araw ng Martes. Energetic. Mm-hmm. Buhay na buhay ang dugo. Para siyang rapper lakay, dire-diretso magsalita. Sabi ko parang barker. Babalikan natin mga report. Anong report ni Raymond at Paas? Ah, sa Senado, ha? Mm-hmm. Alamin natin update sa Senado. Lakay, maya-maya. Mamaya, ayan. Naku, nandyan na raw si Sheila Guo, ha? Nakapaligo na ba si Sheila? May paliguan ba dyan sa kulungan sa Senado? Eh, for sure naman, Lakay. Detention cell nila mukhang maayos naman. Nakapag make-up na ba siya? Ayan. Nakita mo ba yung tsura niya, Lakay? May maganda rin siya. Para siyang hindi naman sila totally magkamukha, pero alam mo yung may features na hawig talaga sila. Makikita mo magkapatid sila. Hindi, tsaka alam mo mga chinita, Sister L.A., maganda mga chinita. Pero hindi siya ganun ka-chinita Lakay. Unlike kay Alice. Kay Alice. Ah. Masingkit si Mayora. Masingkit si dismissed mayor. Standby, Raymond at Paz mula sa Senado. Standby, Val Gonzalez. Oras, Sister L. 3 minutes after 9. Lads? Together raw lads, Cagayan lads. Good morning Kuyang Dado Melegrito. Oy, may bisita ka mamaya ha. Si Kuyang Joby ha. At sabi ni Most Worshipful Roland Paulino, naku mga brethren, malungkot na balita tayo pa yung nagpabot ng pakiramay sa pamilya ni Very Worshipful Illustrious Romy Ramos, past DDGM ng R3 Zambales, past High Sheriff ng Chuck Demors, at past SGIG ng Western Luzon Bodies ng Iskati sa right, si Kuyang Romy Ramos drop his working tools. Kinuha na po ni Lord kaninang madaling araw. Ayan. Sa ating mga kapatiran, tayo po ay nagpaabot ng
pakikiramay. Uy, lahay, shoutout ko lang tong 4,227 na nanonood sa atin ngayon sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Ang dami yata nakatutok sa atin, Lakaya. At maraming sana po, good morning. At binabati natin si Ma'am Bia Chua. Ayan, Lakay, ayan, nakikita ko sa inyo kahapon ni Sister L. Ayan, medyo magaling na ako. Ayan, ayun, buti na, naman po. Uminom na ako ng Kortal. Kortal talaga. Ayan, at si Royce Reyes, good morning. Ha? Ang mga brethren sa Hiram Last number 88, happy birthday kay Sir Kid Abdularan. Ayan, Abdularam. Happy birthday ko yung Kid Abdularam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daming bayan. Oras sa Kuyang Abul Khayr Makabato at Fahad Lukman. Kuyang Aga Gising Lukman. Oras, Sister L. It's 9:10. Horse. Sandali lang mga Val Gonzalez sa Raymond at Paas. Skyway, matraffic pa rin daw ang Skyway. Nako talaga, ha? Abay, pag-akyat pa lamang dyan sa may Alabang Muntinlupa. Ay, talagang grabe na, ha? Parang parking lot na. Samantala, uy, may panawagan na Secretary Francisco Kiko Chulaurel, sir, ha? Mm-hmm. Abay, naku, o nga, natatabunan ng mga malalaking issue ngayon ang presyo ng bigas, ha? Oo, Lakay. Bakit wala nang balita ang DA sa pagbaba ng presyo ng bigas? Mm-hmm. Ayan, sabi na noon, starting August ay baba ang presyo ng bigas dahil sa pagbaba ng tarifa. Aba, patapos na ang nararamdaman na balakay. Kaya nga, patapos na ang buwan Agosto, ganun pa rin ang presyo. Ha? Na, ano, ha, sabi parang ko, nagkakalimutan po tayo, ha, pagka may malalaking issue, medyo, nga, ano, medyo ha? Ano din tayo. Sasabihin baka sinasabi lang, kay, iba yung atensyon nila. Okay lang. Secretary Laurel, sir, ayan, yung ating 1,000 Kadiwa Centers, ha? I-ready na, ha? Kasi ang presyo ng bigas, sabi ka ng Chinoy businessman na nakausap namin minsan, Lakay, ang presyo ng bigas, senior citizen. Senior citizen, oo. 60 peso na per kilo, ayan. Ang mahal na, Lakay, grabe. Samantalang noon, ang presyo, ang inabutan ko, Lakay, na kilo ng bigas, nasa 30 plus, 20 plus, 20 plus, 30 plus, ganun. Akala ko, bubila ka nun, salupa nun, o ganta, ayan. Pero may inabutan ako nun, Lakay, yung square na takala ng bigas, yun. Inabutan ko yun sa lolo isang, ko. Isang salup yun, isang ganta kong tawagin. Pero ang misis ni Raymond at Paas, umaangal na rin dahil mataas na ang presyo ng bigas. Bilihin na. Aris number 28, ano report ni Raymond? Alamin natin dahil itong investigasyon ng Senado kay Sheila Guo, kasado na ngayong umaga. RH28, Raymond at Paas. Laki Raymond. Elaine, Mayor, ito ay sa tatlong Senate committees. Ang Justice and Human Rights ni Senate Minority Leader Aquilino Co-Governmental III, Committee on Women and Children ni Sen. Risa Ontiveros at Committee on Public Services ni Sen. Raffi Tulfo. Ayon kay Senador Ontiveros, una sa gusto nilang magkaroon ng linaw ay kung paano nakalabas ng bansa itong grupo nila Sheila Guo kasama si Cassandra Leong at si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Godin. Hanggang ngayon, wala pang record ang mga ahensya ng pamahalaan kung paano sila nakalabas, particular na itong Bureau of Immigration at ganoon din ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kaap, na bagamat doon sa lumalabas sa mga official report ay may entry sa passport ni Mayor Alice Guo na July 18 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Itong sina Sheila at Cassandra ay iniugnay doon sa dalawang malalaking pogo hub na inarest na sinalakay doon sa Porac, Pampanga. Sila ay umaliban sa kanila ay inimbitahan din yung abogado ni dating Mayor Alice na si Attorney Stephen David, na paulit-ulit itong sinasabi noon pa na nasa bansa lamang ang kanyang kliyente, bagamat doon sa record ay matagal na pala ito nakaalis ng bansa. Samantalang itong si Attorney Elmer Galicia ay inimbitahan din ng komite upang mahinga ng paliwanag doon sa kanyang sinasabi na personally ay nakita niya noong August 14 na nagpanotaryo pa sa kanya itong si Mayor Alice Guo. Siyempre, Mayor, kasama na dyan ng mga opisyal ang Bureau of Immigration, KAAP, ang MIAA, NBI, DOJ at iba pang ahensya
ng pamahalaan. Inaasahan, Mayor, yung paglilipat lang mula naman doon sa Kamara dito kay Cassandra, na kung saan siya pansamantalang nakakulong, bagamat itong si Sheila ay kahapon ay nailipat na dito sa detention facility sa malapit lamang dito sa Senate building. Teka, ngayong umaga. Teka, Raymond, hindi dinala sa basement ng Senado si Sheila? Kawa naman, nakaposas, oh. Ayun. Pero alito, escort niya. Ginawa siya, dinala siya doon sa bagong detention facility na malapit doon sa detachment ng PSPG. Actually, dating Mayor, dating daycare center na pinagawa, inayos, intended talaga para sa mga ganitong pagkakataon. Bago ito, Mayor, mayroon namang mga, may banyo na doon, at medyo may maliit din na kusina kung kailangan niya magluto, Mayor. Parang Airbnb lang, ha? Ayun, parang ganon, Mayor, bed and breakfast ang dating. Dahil dito sa basement, Mayor, ang nakakulong dito ay yung TV writer na si Jojo Nones. Oh, andiyan pa si Nones, yung inaakusan ng abuso dun sa anak ni Ninyo Mulat? Andito siya, Mayor. Parang pakiramdam po, baka madadagdagan pa ngayong umaga. May hearing itong si May hearing na naman na si Sandro Mulak. Sandro Robin Padilla. Tungkol dito sa kaso ni Sandro Mulak. Actually, ongoing na, nag-start na ito. Mm. At yun ang ating babalikan kung kasi pakiramdam ko. Baka kung anong magiging kainatnan nung kasama nitong si Jojo Nones na si Richard Cruz, na isa din sa mga akusado doon sa reklamo ni Sandro, ng aktor na si Sandro Mulak ngayon. Mayor, sabay-sabay itong mga hearing na ito. Lagari ka ngayon dyan. Mayor, buti na lang, medyo magkatabi-tabi naman yung mga committee rooms. At meron kaming magandang monitoring system dito na pinagawa ni Senate President Cis Escudero. Mm-hmm. Kaya kahit paano malaking tulong. Ang maliban dyan ay meron ding budget hearing ng ngayong umaga. Ang isasalang ay yung budget ni Secretary Ralph Recto ng Department of Finance. Wow, medyo dito, Raymond, ha, puro mga controversial dyan, ha. Ayan, budget ni ng Office of the Vice President. Ngayon naman, Office of the Finance Secretary, issue ng PhilHealth Fund dyan, ha. Yung transfer ng 89 billion ba yan? Yun yung nasimulan na. At mukhang baka ang system ngayon, Mayor, yung mga si Senator Risa na masigasig na kumo-question doon sa PhilHealth transfer, may pa-hearing siya. So I do not know kung paano niya pagsasabayin. Pero meron din naman, gaya nila Senator JB, Senator Bongo, ay kasama sila doon sa nakikiusap. Actually, na huwag mo nang ilipat yung tanggalan ng budget yung PhilHealth. Itigil na, pero alam naman natin na from 20 billion, naging 30 billion na yung nailipat, Mayor, from PhilHealth sa National Treasury, Mayor. Laki na pala, 30 billion na, ha? Ayan, samantalang kailang pa sana ng mga nagkakasakit natin, mga kababayan yan. Anyway, sige, abangan natin yan, Raymond. Alin na unahin mo? kay Sandro Mulak o kay Sheila Guo? Dito kay Sandro na, dahil ongoing na ito, Mayor. Natin kung ano, kasi mukhang ang tatanungin ni Senador Jinggoy ay yung isa pang accused na si Richard Cruz, dahil nung medyo mabigat pa rin ang loob ni Senador Jinggoy nung nakaraan, dahil personal na bumisita siya kay Jojo Nones, talagang todo tanggi na wala daw silang ginawang pang-abuso dun sa bata. Lahat ng akusasyon ay natunang pansin, Mayor. Mainit ang ulo ni Senator Jinggoy doon sa issue ng drugs. Pinagdroga daw. Grabe. Yung maliban sa inabuso na nga, tinuruan pang gumamit ng illegal drugs. Yun ang nakakatakot. Hindi, pinagdroga yata muna bago inabuso, Yun na nga, Mayor. Yun na sabi nga niya, yun ang nakakatakot. Paanong ito, isa lang ito sa mga malakas ang loob na nagreklamo. Paano yung mga iba na tumatahimik gayang nitong si Gerald Santos na nagkaroon lang ng lakas ng loob almost 20 years later
At maliban dyan, may mga nababasa din tayo sa mga social media na mga umano'y inabuso din ang problema. Hindi naman sila humaharap sa formal, nagharap ng formal complaint. Ayun ang nakakatakot, sabi nga nitong si Senador Jinggoy Estrada, na isa rin sa nagpupursigi. Suportado ang investigasyon na ito ni Senador Robin Hood Padilla. Pero si Raymond, si Senator Robin Hood Padilla, ayan, nakaalala ba yung kanyang chief of staff, yung lawyer? Oo naman, mayroon. Andun lagi sa kanyang likod si Attorney Philip Orado. Attorney Philip Orado pala yan. Maagang dumarating sa Senado yan, ilalo na pag may ganitong scheduled hearing. Ayan, buti naman. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, ito si R.H. 28, Raymond Adpaz para sa DJ R.H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaz mula sa Senado. Abay, sulit na sulit ating taxpayers money sa mga senador at congressmen ngayon. Oo nga, lakay. At trabaho, talagang, trabaho. Talagang ano, eh, banat ng buto eh, ngayong araw eh. Si Ednyel nga, ha? Ang, may ongoing conference na. Anong conference yan? Puntahan muna natin. National itong, security ba ang involved dyan? Alamin natin, lakay, pero itong senior military officers, government officials sa Indo-Pacific region, nagtipon daw para naman talakayin ang action ng China at iba pang usapin sa security issue sa security. Alamin natin mula kay RCH 52, Ednyel Parosa. Ednyel. Lakay at Sister L, kasalukuyang nagtitipon ngayon itong mga matataas na leader militar at opisyal na mga pamahalaan na iba't ibang bansa sa Indo-Pacific region. Oh. Itong mga tinatawag na komplikadong security environment, lakay, ang kanilang tinatalakay dito ngayon sa Manila Hotel. Ito ay sa pag-arangkada ng ika-35 International Military Law and Operations Conference o yung MILOCS 24. Official lang ang binuksan dito sa Pilipinas. Kabilang sa mga agenda, lakay at Sister L, itong konferensya ay ang pag-usapan nga itong panghimasok ng China sa West Philippine Sea, patuloy na pagsakop ng Russia sa Ukraine at paggamit ng North Korea ng ballistic missile at iba pang mga nuclear weapon. Present dito sa opening ng MILOCS 24, sina AFP Chief of Staff General Romeo Donner Jr., sina Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Hildebrand, kanina nakita ko si PCG West Philippine Sea spokesperson Commander Jay Tariela, Maritime Law Expert Jay Batong Bakal, at Philippine Defense Secretary Gilbert Chidoro, na ngayon ay nakasalang at nagbibigay ng kanyang talumpati. Sa unang bahagi ng kanyang speech, lakay at Sister L, tahasang pinangalanan ni Chidoro ang China at kinundi na ito sa paglabag sa international law. Wow. Kasabay ng panawagan sa mga bansa na kanyang kaharap na tulungan ng Pilipinas na hindi maging biktima. Ilan lang itong mga nabanggit nating personalidad sa 200 guests mula sa higit 20 bansang kasama sa talakayang pinangungunahan ngayon ng United States Indo-Pacific Command. Pagpapatuloy itong MILOCS 24 hanggang sa susunod na 3 araw. Ito si Ednyel Parosa. Ednyel, nag-uulat. Ano yung MILOCS? Military Law and International Military Law and Operations Conference o MILOCS 24, lakay. Ayan. Ang lead dito ay US Indo-Pacific Command, pero dito sinasagawa ngayon sa Pilipinas, particular sa Manila. Okay. Maraming salamat, Angel. Balik sa inyo, lakay at Sister L. Maraming salamat, Ednyel Parosa. Samantala, isa pang report, Sister L, si Val Gonzalez. Aba, ito lakay, medyo good news ba na matatawag ito? Dahil kung naalala mo lakay, inaangalan nating mga kababayan yung ipatutupad na multa dyan sa may expressway, sa toll, lakay. Yung RFID ba? Yes, ito lakay, bagong guidelines sa toll expressways na ipatutupad sana sa August 31. Hmm. Ipinagpaliban yung lakay ng Department of Transportation. Ayusin mo na yung mga RFID reader nyo dyan. Dyan mga palpak. Oo, sablay. Mga sablay. Bago kayo magpatupad ng ganyan. Pero alamin natin ang buong detalye mula kay RH5, Val Gonzalez. Val. Magandang balita nga ito, Sister El at Mayor, dahil isang buwan na ipinagpaliban ng Department of Transportation ang implementasyon sa bagong guidelines sa paggamit o pagdaan sa mga tollway, toll expressways. Itong inanunsyo ngayon ng Department of Transportation kasunod ng nalalapit na pagpapatupad sana ng Joint Memorandum Circular 2024-001 o ang Revised Guideline for All Vehicles Traveling on Toll Expressways
sa ilalim ng nabanggit na bagong panuntunan, pagmumultahin na ang lahat ng mga motorista na walang nakakabit na valid electronic toll collection device gaya ng RFID. Kabilang din sa pagmumultahin ang mga nagmamaneho ng sasakyan na kulang ang load o walang load ang kanilang mga RFID. Batay sa unang abiso ng DOTR, dapat ay sa darating na Sabado na o sa Agosto 31 ay patutupad ang kautusan, pero pinagpapaliban na ngayon hanggang sa darating na October 1, 2024. Layunin ng bagong guidelines na mapabilis ang dali ng trapiko sa mga toll plaza na naaantala ng mahabang pila dahil sa sasakyan o mga sasakyan na walang RFID o walang load ang kanilang RFID. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang 30 araw na deferment o pagpapaliban ay para mabigyan ng pagkakataon ang mga toll operators na magsagawa ng malawakang information campaign at maipapatid sa mga motorista ang bagong patakaran. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. Maraming salamat, DOTR Secretary Jimmy Bautista. Mm-hmm. Abay, Ma'am Connie Tinio, yung grupo ng mga Truckers Association. Mm-hmm. Abay, mukhang dininig. Ayan, napahinggan na ang ating mga panawagan. Yes, nakikinig ang DOTR Lakay sa damdami ng ating mga kababayan. Yes, at dapat pahinggan ang damdami ng ating mga kababayan. At tama, ayusin mo na yung implement ka na implement na ganyan. Di pa maayos yung sistema ng mga toll operators. Ayan, at siguro wag namang lahat, maglagay pa rin ng kasa lane. Para naman agrabyado naman yung mga once in a blue moon lamang na pupunta ng Metro Manila mga taga Promdi. Ayo, wala ka. Ano nga pala yung ano doon, yung magiging ano natin, rules pagdating, yes, sa halimbawa ako. Ngayon lang pupunta ng Manila, wala naman akong RFID. Taga Bicol ka. Taga Bicol po ako. Balikan talaga araw-araw. Pupunta ka lang ng Manila pagka Pasko. New Year. Para naman makalanghap ng hangin sa Manila kahit polluted. Makapunta na Star City. Pagkatapos magpapa-install pa ng RFID. Ang mahal-mahal niya na. Sandali lamang, Gisela Ricafort. Naku, itong si Gisela Ricafort. Iba kasi itong si Gisela Ricafort, nahawa na yan kay Mayora Alice Guo. Bakit, Lakay? Alam mo naman kung pumorma ang Gisela, akala mo rarampasaan to, ha? Parang si First Lady ng Senado, ha? Heart Evangelista. Abay, nakita ko, nagko-cover, naka-stiletto, naka-heels. Kapag ka may nakita po kayong mabuti, singkit, medyo, ito po ay super slim. Kaya sabi nung isang kuyang natin sa MDA, si Kuyang Aupol, ha? Sabi niya, Kuya, sabi niya, sino ba yung reporter ng DCRS dito na nag-cover dito, nakausap namin kanya? Bakit? Parang rarampas sa ano, sabi niya, sa fashion show. Sabi ko, ganyan talaga style niya. Yes. Pang araw-araw niya yan. Ganyan po ang Gisela Ricafort, mabigan. At least tumatak sa kanya, Lakay. My recall. Yes, my recall. Ayan, nanawagan pa naman sa GC namin, ha? Sino yung magandang reporter ng DZRH? Sabi niya, yung kamukha ni Mayor Alice Duo. Akala ko kamukha ni Angelique Kang, eh. Ah, Angelique Kang. Alice Duo na lang. Alice Duo na lang ba? Mas maganda, Alice Duo, Angelique Kang, ha? Ah, ito kasi sila kay half Korean kasi si Angelica, kaya maganda talaga yung mukha niya. Kaya lang alin mo mas maganda, yung involved sa illegal pogo o yung involved sa soft porno? Ano ba yan, Lakay? Standby. Sorry. Ikaw talaga. Eh ganun kasi ang term doon sa MTRCB, paging MTRCB, ha? Ayan. Kontrolin niyo naman yung mga ganyan. Hindi porke wala sa mga free TV yan o kaya ano. Sakop pa rin ng MTRCB yan, ha? Abay, sabi nga ng mga, hindi pa ako nakapanood yan, eh. Ayan, maganda ba talaga? Sino, Lakay? Yung mga sa Viva Max. Hindi ako nanonood, Lakay, ayan, eh. Alam mo naman, nabanggit ko na yan sa'yo. Hindi ako nagpa-follow ng mga ganung page. Ayan. Sandali lamang, Nicole Lopez, Boy Gonzalez, Giselle Ricafort. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:33. Ang balik.
9:40. Sandali lamang, Miss Giselle Rica Ford. Standby Mayora, standby Boy Gonzales, Ray Nadar. Aba, ang president pala ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, Noel Galvez. Ay, at ang chairman ay si Birthday Boy. Ayan, Bossing, happy birthday, sir. Boss Jun, RSN. Boss Jun Nick daw, RSN. At congratulations sa inyong induction na mamaya. At happy birthday muna kay good morning kay Dr. Ruel Aguila, ha? At ang mga profesor ng UP na kinig sila sa atin. Ay, ha? Hello po, magandang umaga. Abay, si Dr. Ruel Aguila, nire-require yata yung mga estudyante niya na makinig sa atin sa DCRH, ha? Ayan, para marami silang matutunan. Ayan, bukod sa martial law. Kung sa mga estudyante ng mga taga-UP, ha? Kung sa mga eskolar ng bayan, ha? Happy birthday, Kuyang Attorney Jay Peruccio ng Gualberto Agatep Masonic Lads. Pinabati ni Kuyang Doming de Asis at mga brethren sa Agatep Lads. Happy birthday kay Finel Castillo Urbano. Ba, 12 years old pero socially aware na siya. Ha? Mm-hmm. Yan, nakinig din kasama si Lolo. At binabati natin si Mama Trini Ramirez Bautista ng Damayang Filipino at Governor Daniel Escopio Boy Fernando at Vice Governor Alex Castro. Good morning po. Hello po. Batiin ko din lakay. Happy, happy birthday kay Rodolfo Oliboy Perez. Ayan, mulaan the Miss Teresita Roca, our former PSA employee daw. Happy, happy birthday. Birthday, God bless and more power daw. Pagbati mula kay Early Egita ng PSA Paranaque. Ayan, ayan, happy birthday. Binabati natin si Attorney Juna Samaniego. Ayan, ba't daw metalika sa leeg? Ayan, para ka daw mabibigti niyan. Ayan. Hindi yan nakakabigti. Style diba? Yan. Style ba yan? Oh. At good morning, Kuyang Colonel Ador Arevalo. Ay, ating Ellen. Abay, sabi, gusto ko talaga implement SLEX at NLEX yung no RFID, no entry. At ipenalize yung walang RFID. At yung kulang load, okay lang sa akin. Pero, pag meron kang RFID tapos hindi mabasa, kahit maraming load, dapat yung management naman ng NLEX at SLEX ang i-penalize para fair ang laban. Oh. Okay din no, ha? Ayan, madalas kasi nangyayari ay nadidelay mabasa, ha? Pero meron namang load. Totoo po yan. Kailangan ni ilalabas mo pa yung ano. Yung card. Alam naman nilang sablay yata yun eh. Kasi minsan may mga notice na ganyan. Prepare your RFID card. Eh kung efficient yun, ba't kailangan pa i-prepare mo kung may load ka naman, di ba? Kaya nga di ba lakay lagi nilang ina-advise na dalhin daw lagi yung card just in case hindi mabasa. Correct yung ka dyan. Sticker na inilagay nila dun sa sasakyan. Eh paano pa tayo nyan? Eh naglagay pa kayo nun, hindi naman palpak din pala. Sablay din naman pala. Ayan. Okay. Ang sabi pa rito, lakay Sister L, the deferment of the implementation of the penalty on RFID and easy trip should be geared towards revisiting and enhancement of the system of the operators and not to educate the users. What is there to be educated about passing the barrier? Nga naman, ano. Papakabit lang naman eh. And then the rest kayo na bahala. Kasi wala naman ibang gagawin lang kayo. After mo magpakabit, maglo-load ka lang. Dapat yung mga toll operators dyan eh. Kuyang Chris Santiago, ha? Dapat pagkasablay yung kanilang system, huwag silang bayaran. Diba? Oo nga. Diba, Kuyang Jet sa Boyet Mapili? Oy, good morning, Kuyang Robin Go. Ayan. Hindi ka mag-anak ni Mayor Alice Go. Ayan. Gusto ko yan, Kuyang. Sabi niya, revolution. Kailangan natin ng green revolution. Oy, lakay si Senator Lito Lapid pala. Si Supremo, namahagi daw ng ayuda dyan sa, pinangunahan niya ang pamamahagi ng ayuda dyan sa mga taga Florida Blanca ngayong umaga. Dyan yan sa Pampanga. Si McKinney Pampanga niya. McKinney Abe, ha? Aba, Maya Paabak. Aba, ang Senator Lito-Lito, Lapid-Lapid, gusto talagang ginagay si Sherwin, ha? Gusto rin maging Santa Claus ng bayan. Namimigay. Sige, lahat. Ibigay lahat ang pwede ipamigay. Ayuda, importante yan. Yes. Anong report ni Mayora Giselle? Ang report ni Mayora Giselle Lacay, ang Department of Health, hinimok naman ng publiko na magsuot ng long sleeves o jacket, pantalon, kontra M-Pax. Frontliners, uunahin daw sa bakunahan. RH15, Giselle, Rica Fort, Giselle.
Sister L, lakay, hinikayat ng kagawaran ng kalusugan ang publiko na magsuot ng long sleeve o jacket at pantalon kapag lalabas ng bahay para magkaiwas sa MPOX. Ayon kay Health Asset Albert Domingo, kaya namang maiwas ang mahawa kung hindi madidikita ng balat ng taong infected. Bukod pa raw yan sa palagiang paghuhugas ng kamay. Ipaprioridad naman sa bakunahan yung mga frontliner kabilang na yung mga dermatologist. Oras na dumating na ang mga bakuna dito sa Pilipinas. Humiling na ang DOH ng 2,000 doses ng bakuna mula naman doon sa World Health Organization, pero prioridad muna sa ngayon yung Democratic Republic of Congo kung saan mataas yung transmission. Una nang kinumpirma ng kagawaran na 2 lalaki ang bagong kaso ng MPOX dito sa National Capital Region na maaaring meron ng local transmission. Ito si Giselle Rico po sa Diesel HS Lakay. Nagkita na ba kayo ni Kuyang Paul ng MMDA dyan sa Paranaque, ha? Hinahanap ka, ha? Ayan na. Nakita na kayo, ha? Lakay. Lakay, siya yung nakapanayam natin nung meron silang operasyon doon sa may tapat ng Baclaran Church. Ayan, nag-text sa GC namin eh. Kuyang, tanong ko lang kung anong name ng media, yung lady reporter, lady journalist na kausap ko kanina sa Baclaran, taga DC Arisda po. Ayan. Ang ganda, ang sexy, tsaka ang bango, amoy Sheldon. Ano ba yan, Lakay? Talaga sinabi yun? Alam mo, feeling ko dinagdag mo na naman yun. May humahanting na rin pala sa atin. Kaya magtago-tago ka na, Mare. Kasi sanat na mga reporter po mahabigan eh, itong kakaiba si Mayora. Ayan. Style niyang pang araw-araw. Naka-stiletto, naka-ano. Ha? Kasi alam mo ba, Lakay, tinanong ko nga siya eh. Ba't ka naka-heels? Hindi mo sa mga sakit paa mo? Mas komportable siya naka-heels siya. Pumunta sa palengke. Ayan, naka-stiletto. Sinubukan ko magsuot ng mga flat na pang-ibaba. Kaya lang, Lakay, nahihirapan ako. Ayan. Tapos nadudugit yung pantalon niya. Ayan, yan ang kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang style. Kinasanayan ka sila. Ayan, yan ang signature ng aming Giselle Mayora Ricafort. Oo, kaya kapag ka nakita ninyo, alam nyo na, reporter ng RH, si Mayora yan. Kaya pag may coverage minsan eh, sinin mo, boss, reporter ng DC RH. Biglang nauna na. Sabi siguro, hoy, baka naman ginagamit. Dalaga pa yan. Single pa yan. Okay, marami salamat, Giselle. Lakay, hindi ko na narinig yan. Balik sa inyo, Lakay. Siyempre, hindi pinaparinig sa'yo hindi yun. Hindi talaga pinaparinig sa'yo yun. Bulong-bulongan lang ng mga kalalaki. Mga barako yan. Marami salamat, Mayora. Alright. Dumbing. Wala kay Giselle Ricafort. Ito, puntahan natin ang mayor naman dahil, ng Manila. Dahil balik back to school, bagong gupit na ba si Boy Gonzales? Di ba ganyan mga bata pagkapapasok sa eskwela bago pinapagupitan ng magulang? Ikaw nagsabi niya, no? May sabihin na naman sa akin. Ako na naman ang nag-ano sa'yo, nagbuyo sa'yo. Hoy, Boy Gonzales, for the record, sila kayo. Pasahero, nakasombrero siya, Lakay. Ah, nakasombrero. Ay, umuulan. Kaya siya lagi nakasombrero. Ayaw niya magbuloy yung buhok niya. Araw-araw kayo nakariban si Boy Gonzales. Tama na nga yan, pero pasahero naman, arestado, nahulihan ng pinaghihinalaang ipinagbabawal na droga at drug paraphernalia dyan sa may Port Jordan sa, bakit ang layo ng report mo, Boy? Sa Guimaras, RH29, no, Boy Gonzales, sino nakahuli dito, Boy? PPA, Philippine Ports Authority. At Lakay, bagong trim ako ngayon, kaya medyo maganda yung... yung gupit mo, ha? Bagong trim. Sa gilid. Sa gilid lang. Sa gilid. Oh, lampas tenga na eh. Abot na ng tenga eh. Lakay, arestado. Gupit ni Boy Gonzales, labas tenga lang eh. Tinan mo, gusto na mag-report. Okay, proceed, Boy. Lakay, arestado ang isang pasahero ng barko matapos na mahulihan ang pinaghinalang bawal na droga at drug paraphernalia sa Port of Jordan na Guimaras. Ayon sa ulat na nakarating kay Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago, na-recover ang isang pirasong canister na naglalaman ng pinaghinalaang tuyong dahon na marijuana at mga improvised cigarette pipe
may bakas na pinaginala ang marijuana at yung pouch na may laman ng lighter. Makaraang dumaan ito sa passenger screening area ang naturang pasahero. Agad na dinala ang pasahero sa Jordan Police Station at nakatagdal sa panang kaso sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Boy, sandali ha. Ano nga sabi ng Manila Police District? Di ba nag-cover ka sa rally kahapon? Kakasawa nga daw ba si Attorney Harry Roque ng Manila Police at yung mga nag-rally na nawagan ng, ano, ng People Power? Lakay si, ang alam ko, si Noche yung nag-cover. Ah, si Noche ba nag-cover kahapon? Nagsimula yung rally, alas 4 ng hapon, mula sa Plaza Miranda, nagpunta sila sa Liwasang Bonifacio. At doon nga nagsagawa ng mga panawagan yung grupo ni Atty. Harry Roque at iba-ibang mga kilalang personalidad na nagtungo dyan sa Liwasang Bonifacio. Okay, maraming salamat, Boy. Balik sa iyo lang, ay. Ayan, nagparibad nga pala kahapon to sa amin. Anong report ni Reyna Dara? Aba, kumustahin natin, kumusta Lakay? Kumusta ang presyo ng langis sa SBMA, ha? Ayan, may rollback ngayon ni. Tuloy pa ba ang oil smuggling dyan sa SBMA, ha? At dyan sa paligid ng Bataan, yung mga private ports dyan? Oo, alamin natin, Lakay. At dahil ngayong araw ay may rollback, kumusta naman ang presyohan ng gasolina dyan? Marami ba nagpapa-full tank? At ito, speaking of RFID, Lakay, kumustahin natin? Marami ba, lahat ba nagpapakabit ng RFID dyan? RH45, Ray Nadar, Ray. Yeah, good morning, Sister L. Lakay, alam nyo, dahil nagbaba ng 2 piso ang presyo ng diesel, ay marami ang pumila upang mag-full tank ng kanilang mga sasakyan. Mula dyan sa may gawi ng NLEX hanggang dito sa may SBMA, talagang iba-iba ang presyo rito, Sister L. Kasi yung iba, 55.70. Bumaba na ito mula 57.70. Pero merong gas station dito na 48 pesos lang. Ito yung generic gas station, Lakay. Mura na. Hindi, malaki ang diferensya, di ba? Mm-hmm. Hindi nga malaman kung bakit napakalaki ng agwat ng presyo ng mga gas station dito sa Caban nitong Olongapo-Gapan Road mula dyan sa may San Fernando, Pampanga hanggang sa makarating ka na rito sa gawin ng Dinalupihan, Bataan, papasok na ng SBMA. So dahil nagbaba na ang presyo ng mga produkto sa araw na ito, of course, ang lagi nating tinitignan kung magkano talaga ang presyo nitong Petron at Shell, ang Petron ay 55.70, ang Shell ay 58.08. Pero mayroon sila sabing yung kanilang produktong yung V-Power na diesel ay 66 pesos, samantalang yung turbo diesel naman ng Petron ay 58.60. Napadana rin ako, Lakay, Sister L, dito sa Metro Pacific Tollway Company, yung kanilang tanggapan dito sa San Fernando, Pampanga, dahil nga nabalita na hanggang August 31 na lamang yung effectivity ng kanilang mga RFID. Kaya napakahaba ng pila ng mga nag-upgrade at nag-apply ng RFID. Pero ang naobserbahan ko, sana'y maglagay sila ng kanilang staff sapagkat tanging gwardiya lamang ang nag-assess sa pila-pila ng mga nagpa-upgrade at nag-apply ng RFID, Lakay. At mahirap ang application, hindi simple. Marami kang pipilapan, complete details doon sa kanilang apps dito sa NLEX, Lakay. Address, birthday, company, cellphone, at marami pang iba. At dahil app po itong gagamitin, hindi po ito in form ng papel, yung medyo senior nating mga kababayan, nahirapan po silang pilapan, kundi doon lagi nagtatanong sa gwardiya. Pinag-isa yung gwardiya. At wala namang additional staff na nilagay o dinagdag itong NLEX dito sa San Fernando, Pampanga. Kaya humaba yung kanilang pila rito at ako nga, nag-try akong i-upgrade yung aking RFID sapagkat yung RFID na kinabi sa akin, Lakay, ay libre lamang ito mula ron kay RSA nung mabili ko yung kariton doon. Kaya sabi nila,
wala pong data, sir, yung RFID nyo dahil wala pong, hindi po kumpleto yung pag-fill up ng form ng RFID. Kaya babaguhin po namin lahat ito. So, nag-start po ako ng 7:30 at natapos po ako ng 9:10. So, ganun po kahirap ang pag-apply ng panibawang RFID. At diba, mabuti na lamang at narinig natin doon na i-extend pala hanggang isang buwan. Pero dapat mag-apply na kayo ngayon. Huwag na ninyong hintayin dahil hindi marami pong pipilapan doon sa form o sa application form ng RFID dito sa North Luzon Expressway. Okay, maraming salamat, Ray. Lakay, Ray Nadar, RS 45. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ray Nadar. O, kita mo, ha? Nag-a-apply sila ng ganyan. Tapos, gwardiya na yung nag-a-assist. Ano ba naman yan? Asaan yung mga tao ng mga, asaan yung mga toll operators? Your business is our business. Diba, Admiral? Ay, Admiral Ferdinand Totogoles. Good morning, sir. Ayan, kumusta po kayo, ha? Meron na kayong RFID. Good morning, Mr. Michael is my guy. Aba, nag-open da ang palitan ng foreign exchange trading, Sister L. Magkano ngayon, lakay? Aba, tumatatag ang piso, 56 pesos and the 20 centavos. Aba, tinatago ko na nga lang. Kakalimutan ko na lang muna. Your business is our business. Kaya pala binigyan ng mataas na grado ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ha? Abay, in fairness nga, ano, ha? Ayan, na-maintain o kaya nagagawa ng paraan para tumatag ang ating piso. Kaya si Governor, ayan, Governor ng Ruas Boulevard at Harrison Plaza at Vito Cruz, ayan, Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr., binigyan ng mataas na grado sa report card ng Global Finance. Aba, sino mas mataas ang grado nila nung si Governor Gigolo Benjamin Jokno ang governor ng BSP, Miss Nicole. Alamin natin ang report mula kay Mrs. Nicole Lopez Puyawan. Miss Nicole. Binigyang pagkilala ng Global Finance Magazine si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. bilang isa sa mga top performing central bank leaders sa buong mundo. Sa isang pahayag, sinabi ng BSP na nakatanggap ng gradong A- o excellent performance si Remolona sa 2024 Central Banker Report Cards ng Global Finance. Ayon sa BSP, ang magandang grade ni Remolona ay dahil sa managing desisyon nito sa paglaban sa inflation o galaw sa presyo ng mga bilihin. Inihayag naman ni Joseph Giaraputo, founder at editorial director ng Global Finance, hinarap ng central bank chiefs ang mga problema sa inflation nitong mga nakalipas na taon. Pero ginamit ng mga central bank leader ang armas nilang pagtataas ng interest rates. Sa pamumuno ni Remolona sa Bangko Sentral sa loob pa lamang ng isang taon, tinaasan nito ang policy rates ng 25 basis points sa 17-year high ng 6.5% noong October 2023. Sa kabuuan, naitala na sa 450 basis points ang rate hikes ng BSP at hindi ito nabago sa loob ng anim na magkakasunod na meeting nila mula November 2023. Sa ngayon, tanging ang central bank leaders lamang na may gradong A ang inilabas para sa buwan ng Agosto at nakatakdang ilabas ang kumpletong listahan nito sa Oktubre. Inihayag ni Giaraputo na 35 bansa ang nakakuha ng A ratings mula sa Global Finance, kung saan 3 ang nakakuha ng A+ mula sa Denmark, India at Switzerland. Ang mga nakakuha naman ng A ratings ay 7 central bank chiefs mula sa Brazil, Chile, Mauritius, Morocco, South Africa, Sri Lanka at Vietnam, habang 15 leaders naman mula sa Cambodia, Canada, Costa Rica, The Dominican Republic at iba pa, kabilang ang Pilipinas ang nakakuha ng A-. Tinututukan ng Global Finance ang performance ng central bank governors sa halos 100 bansa teritoryo at ginagrado ang mga ito sa A+ hanggang F. Tinitingnan ng Global Finance ang aspeto ng inflation control, economic growth goals, stability at interest rate management ng mga central bank sa mundo.
Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 33 centavos kada US dollar, habang naitala sa $81.43 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Nicole Lopez Puyawan. Your business is our business. Oy, bago tayo magpaalam, Sister L, batiin natin ito. Nanonood sila sa atin sa Australia. Oh, sino wow. Yan, Lakay? How is your day today? Good day, mate. Pinabatin si Kuyang Ed Mapili ng Melbourne, Australia. Mm-hmm. Aba, Kuyang Ed, naragsak nga panagkasangay kamsat, ha? At binabati ka rin ni Kuyang Judge Boyet Mapili. Ayan, happy birthday. Magandang araw po sa inyong lahat dyan sa Melbourne, Australia. Wow. Hello po. At batiin ko rin Lakay. Mm. Nanonood din sa atin ngayon ang Kasurug Cops and of course si Police Brigadier General Andre Dizon. Ayan. Kuyang Andre Dizon, na-miss ka dun sa pag-off ni Kuyang General Tom Rentoy nung Sabado, ha? Ayan. Eh, nagtatrabaho to Lakay. Hanggang linggo nga nagtatrabaho to pala. Eh. Ah, ganun ba? Wala din holiday, syempre sila. Shout out po. Hello, General Dizon. Ayan. Ay, meron pa pala si UL Reyes. Ah, may Metro Manila ngayon pa pala tayo. Sige. Alamin natin si ang mga UL. Latest na pangyayari sa Metro Manila ngayon sa report ni UL Reyes. UL. Good morning, Lakay Sister L. Abiso sa ilang bahagi ng Novaliche sa Quezon City. Pansamantalang mawawala ng kuryente simula mamayang alas 11 ng gabi, natatagal hanggang alas 6 ng umagang bukas. Partikular yan sa bahagi ng Katipunan Avenue at Barangay San Bartolome. Ayon sa Meralco, isasagawa ang pagpapalit ng poste, line, maintenance at reconductoring works. Samantala, sa Malabon, nakaranas ng gutter deep na pagbaha sa ilang bahagi matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan. Partikular yan sa Panghulo, Hulong Duhat, Concepcion, Ibaba, San Agustin, Acacia at iba pang mga lugar. Pasado alas 5 o mag-aalas 6 nang hindi na madaanan ng mga light vehicles ang naturang mga kalsada. Samantala, sa buong Metro Manila, abot sa 40 individual ang inaresto sa ginasang 27 anti-illegal drugs operation. Nakumpiska ang aabot sa 106 na gramo ng illegal na shabu na may standard drug price na 722,364. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si UL Reyes para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, UL Reyes. Good morning, Kuyang Jun Kikoy. Ayan, Ma'am Mila Cruz. At sabi ni Dr. Ruel Aguila, thought of the day. Number one, si Kristo hinarap ang nag-akusa sa kanya. Si Kibuloy na nagsasabing siya ang kinatawan ng Diyos, ano tumakas siya? Fake pala siya. Oh. Natawa naman ako dun. May hugot na niya, ha? May hugot eh. Ayan, so, ang ibig niya sabihin, dapat humarap si Pastor. Yes. That leads us to who? At yan ang kabuuan natin para tuntunan ng damdaming bayan. Oy, manatili po nakatutok. Mamaya po mahibigan. Subaybayan natin ang report ni Raymond at Paas. Ano ang latest dun sa hearing tungkol dun sa pang-aabuso dun sa anak ni Ninyo Mulak na si Sandro Mulak. Yung hearing kay Sheila Guo, kapatid ni Mayora Alice Guo. At sa Kongreso, ayan, pagdinig sa budget hearing ng Office of the Vice President at si Madam Cassandra Ong na sinasabing kasabot din po sa Pogo sa Tarlac at Pampanga. Ako po si Deyo Makalma. Sister Al po, Elaine Api. Stay safe everyone. God bless po. Operation Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat, stay safe.